10 taon. Napakabilis talaga ng panahon. 10 taon na akong guro dito sa aming paaralan. 10 taon ang kuturo sa iba't ibang klase na mag-aaral. Hindi ko lubos maisip na aabot pa ako sa puntong ito. Ang puntong tinatanong ko ang sarili ko kung magpapatuloy pa ba o titigil na. Ang sarap sa pakiramdam magturo sa mga unang taon ko bilang guro. Ang makapagbigay ng kaalaman sa mga munting bata at mabigyan ng masayang karanasan sa pag-aaral. Pero bakit ganon? Habang tumatagal sa serbisyo, ay medyo napapagod na ako. Pagod hindi dahil sa pagtuturo, kundi sa mga dagdag na obligasyon na kaakibat nito. Hindi lang pala pagtuturo ang ginagawa ng guro. Madami pa pala. Sobrang dami. At yun ang nakapagpabigat sa trabaho. May mga oras na iiyak ka talaga dahil sa hindi mo na alam kung paano papagkasabayin ang mga bagay-bagay. Ngunit ang pag-iyak ay hindi nangangulugan ng kahinaan. Pag-iyak ay hindi dapat maipakita sa iyong mga estudyante. Parang artista lang kami mga guro. Pangiti-ngiti lang, pero ay mabigat na palang dinadamdam. Mararanasan mo talaga na mabigyan ka ng obligasyon sa mga bagay na hindi mo pa nagagawa sa buong buhay mo. Kung paano mo gagawin ang dagdag na trabaho na minsan ay hindi mo pa nagawa. Pero ganoon na nga siguro ang trabaho namin. Ang kayaan ng lahat ng trabaho ang iniatang sa amin. 10 taon kong karanasan na hindi ko malilimutan at dadalhin ko hanggang sa aking pagtanda. Isang napakasayang regalo na makita mo ang dati mong estudyante na malayo na ang narating sa buhay. At hindi pa rin nakakalimot na magpasalamat sa mga dati nilang guro. Yun na yata ang pinakaspesyal na regalo ang matanggap ng isang guro. Ang mabago mo ang buhay ng mga mag-aaral mo at nagamit ng wasto ang mga naituro mo. Pero hindi lahat magandang napuntahan. May mga mag-aaral din akong hindi nakapagpatuloy sa pag-aaral dahil sa kahirapan. Ang iba pa nga ay makakasalubong mo pa habang karga ang isang munting sanggol. Ay kirot, ngunit may kasiyahan pa rin dahil ramdam mo ang respeto mula sa kanila. 10 taon na. Ngayon ako ay may asawa at anak na. May mga pagkakataon na hindi tayo maintindihan ng pamilya dahil sa ating trabaho. Yung tipong hanggang bahay ay dinadala ko pa ang trabaho ko. At minsan ay nababago na ang prioridad sa kung ang mga estudyante ba o ang pamilya ang uunahin mo. Titigil na ba ako? Anong mangyayari kung magtatapos sa dito? Sana magkaroon pa ng maraming guro na may pagmamahal at puso sa pagtuturo sa mga bata. Basta, patuloy lang tayo.